bilang 3 years anniversary ng ating mga channel, mga idol, nais kong magpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aking mga channel, lalong-lalo na sa aking mga member. So bilang 3 years anniversary, mga idol, nandito na naman yung mga upload natin na mga full episode sa bawat kwento natin sa Ang Supremo, mga idol. At para po kay Ma'am Gima Vidad at kay Carlito Manoba, nandyan po yung aking mga social media, mga idol, yung FB ko, Messenger at yung Gmail ko. Para po sa inyo yan, mga idol, dahil hinihiling po nila iyan para magbigay ng counting donation. Maraming maraming salamat sa inyo, mga idol. Mabuhay po kayong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, habang mahimbing na nakatulog itong si Manang Maria, bigla itong naalimpungatan at napabangon. Tagaktak agad ang pawis sa noo ng matanda. Wika nito na pabulong. Puyeta, sino kaya ang nakikialam sa aking ginawang barang sa apo nila ni Amado? Pakialamero. Nag-iisip agad itong si Manang Maria kung sino ang maaring may gawa. Alam din kasi niya na ilang albularyo na ang nilalapitan ng mga ito para magamot itong si Tuto. Kahit sa ngayon, hindi pa niya alam kung sino sa mga ito ang may kagagawan. Bulong muli nitong si Manang Maria. Kung sino ka man, malilingkikan ka sa akin, demonyo ka. At pagkatapos, mabilis nang tumayo ang matanda at lumapit doon sa kanyang ginawang altar doon sa kabilang kwarto. Ang baso na ginawa niyang daanan para mabarang ang apo nila ni Tatay Amado, wala na itong laman. At may mga bitlig pa sa paligid ng baso na parang anumang uras ay mababasag na ito. Nawala na din doon ang maliit na tila na kinuha niya galing sa damit ni Tuto. Sa tingin itong si Manang Maria, malakas ang kakayahan ng tumulong kina Tatay Amado. Muling humiga ang matanda at natulog. Ngunit plano na nitong manmanan ang lugar at bahay nila ni Amado bukas na bukas din. Kailangan niyang malaman kung sino ang naglakas loob na kalabanin siya. Sa mga oras na iyon, wala din itong si Nonoy doon sa higaan. Nasanay na din ang matanda. Gabi-gabi na wala ang bata at alam na niya ang mga pinaggagawa nito. Makailang bisis nang pinagsabihan ito ni Manang Maria. Natatakot kasi ang matanda na baka makakatapat ang bata ng mas malakas ang kakayahan at mapatay pa ang kanyang apo. Ngunit hindi niya ito napipigilan dahil aswang ang kanyang apo. Isang malakas na aswang at hindi na niya kayang manduhan ito sa landas na gustong tatahakin. Bili na lamang itong si Manang Maria sa apo na wag mamimiktima doon sa mga taong naninirahan sa kanilang barangay. Habang doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, tuluyan ng nilagyan ng malakas na silyadong orasyon ng bata ang may sakit na si Tuto para hindi na ito mapasukan pa ng anumang barang. Wika ni Butchok kay Tatay Amado. Tatay Amado, bago tayo magpahinga, kailangan muna natin na magpausok sa loob at labas ng bahay ng mga insinso para tuluyang maitaboy natin ang mga kampon ng kadiliman na nasa paligid. Mabilis naman na ginawa nila ang mga ito. Utos din ni Butchok na ipasok na sa loob ng kwarto ang batang si Toto at pagkatapos nagpasyang magpapahinga na ang mga ito. Nagsiuwian na din ang mga kapitbahay nila ni Tatay Amado at kahit nasa kanilang bahay na ang mga ito, hindi pa rin mawaglit sa kanilang isipan ang ginawa ng batang si Butchok. Halos hindi pa makapaniwala ang mga ito sa kakayahan ng bata at bilib na bilib ang mga ito. Sa kanilang lugar, may ilang mga albularyo na din ang mayroong malalakas na mga kakayahan
Ngunit unang bisis nila ngayon na nakasaksi ng ganon katindi na kakayahan sa panggagamot na sa loob lamang ng mahigit sa isang oras na pagaling na ng bata ang mayroong matinding karamdaman at kamuntika na sanang mamatay. Kinabukasan, dahil tapos na sina Butchok sa kanilang panggagamot doon sa may sakit, ang susunod nilang gawin, maghanap pa ng mga halaman ng mimosa at antunga. Hindi kasi sapat ang mga dala nila ni Tatay Kadoy. Ngayon, kailangan na naman nilang maghanap doon sa gubat ng Ligaspi. Ngunit tiyak nitong si Butchok na marami ang mga halaman na ito dito sa Bukirin. Dahil ang mga halaman na ito, sadyang tumutubo talaga ito sa mga lugar kung saan maraming mga naninirahan na mga inkanto at mga aswang. Para kasing sinadya talaga ito. Kung saan maraming mga naninirahan na mga inkanto, doon tutubo din ang karamihan sa mga halaman na ito. Nagmamadali sa kanilang agahan ang mga ito dahil plano nila pagkatapos ng kanilang pagkain, aalis na sila at gagalugari na naman ang gubat ng Ligaspi. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nag-anyong malaking uwak na itong si Manang Maria at papunta na ito sa bahay nila ni Tatay Amado. Kasama nitong si Manang Maria ang dalawang alagad na mga kikik na katulad niya nag-anyong mga malalaking uwak na din. Saktong papalis na sina Butchok, Tatay Amado at ang anak nitong lalaki. Papunta na ang mga ito sa gubat ng kanilang lugar para manguha na ang mga ito ng mga nasabing halaman. Saktong pag-alis ng mga ito ay isang pagdapo naman ng tatlong mga malalaking uwak doon sa malaking puno ng tipulo na nasaunahan lamang ng bahay nila ni Tatay Amado. Habang itong si Tatay Kadoy kasama itong si Rosa, binungkal na ng mga ito ang paligid ng bahay nila ni Tatay Amado kung saan doon itatanim ang mga halaman. Nagpasya na din ang mga ito nang magpalipas pa ng isang gabi at bukas na bababa ang mga ito doon sa kanilang lugar. Habang ginagawa nila ni Tatay Kadoy, napapansin niya ang walang tigil na pag-iingay ng tatlong mga uwak doon sa puno ng tipulo. Kaya napatigil sa ginagawa ang matanda at pagkatapos tinitigan ang mga uwak at sa hindi niya malaman na kadahilanan, nakakaramdam ng pag-aligaga itong si Tatay Kadoy. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang puwersa galing sa mga uwak na iyon. Napansin naman agad ito ni Rosa. Tanong niya sa matanda, "Bakit Tatay Kadoy?" Sagot naman itong si Tatay Kadoy habang hindi pa rin mawalay ang kanyang pagkatitig doon sa mga uwak sa itaas ng puno ng kahoy. "Kakaiba ang naramdaman ko sa mga uwak na iyan, Rosa. Tara na, bilisan na natin ang ating mga ginagawa." Nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang pagbungkal doon sa lupa. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto, biglang naglaho na ang mga uwak doon sa paligid ng bahay nila. Sa kabilang banda naman, doon sa bahay nila ni Manang Maria, nadatnan ng matanda itong si Nunoy, ang kanyang apo. Wika nito agad sa kanyang apo, "Apo, may mga bagay akong sasabihin sa iyo. Tiyak kong matutuwa ka sa mga ito. Panahon na para wakasan natin ang mga buhay ng Lolo Amado mo at ang buong pamilya ng mga ito. Inangkin nila ang lupain na pagmamay-ari ng aming mga ninuno. Malaki ang puhunan at pagod ni tatay at nanay sa lupain na iyon. Kung hindi man natin ito mababawi sa matinong usapan, ang tanging paraan ay patayin ang lahat ng mga ito. Matagal na din akong may lihim na galit kay Amado. Ikaw na ang bahala sa kanila. At ako naman ang bahala doon sa matanda na nakikialam sa atin.
Ang akala kasi nitong si Manang Maria na si Tatay Kadoy ang tumulong kay Tuto para gumaling ang bata at ang nagwasak sa kanyang barang. Tumitig lamang sa kanya ang batang si Nonoy at makalipas ang ilang sandali, sagot naman ito. Walang problema, Lola Maria. Uubusin ko ang kanilang angkan mamayang gabi. Gigil na din akong kainin ang laman ni Toto. Napapangiti na lamang itong si Manang Maria sa kanyang narinig. Sa araw na iyon, nagkarga ng mga usal itong si Manang Maria para sa kanyang mga kagamitan. Habang nagmanman kasi ito kanina, sa tingin ng matanda, kayang-kaya na niya ang nakikitang matanda na inaakala niyang albularyo. Ngunit kailangan pa rin siyang mag-iingat. Unang-una, baka itinago lamang ng matanda ang mga kakayahan dahil napansin ang kanyang presensya doon sa bahay nila ni Tatay Amado. Habang sinabutsok naman, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paggalugad doon sa kakahuyan hanggang sa makakuha na ang mga ito sa mga nasabing halaman. Bukod pa sa mga halaman ng mimusa at mga antunga, nadaanan pa nila ang mga bagakay na kawayan. Kaya nagpasya na din ang grupo ng mga ito na kumuha ng ilan bilang armas at pananggalang nila sakaling may mga makakalabang aswang. May mga kinuha din ang batang si Butchok na mga bunga. Gagamitin niya ito bilang sangkap sa mga habak na gagawin niya para ito sa lahat ng miyembro ng pamilya nila ni Tatay Amado bilang panguntra sa mga aswang. Matapos na makuha na nila ang lahat ng mga kakailanganin, mabilis nang naglalakad ang mga ito papalabas ng gubat. At makalipas pa ang ilang mga minuto, narating na nila ang bahay nila ni Tatay Amado. Walang inaksayang oras na ang mga ito. Mabilis na nagtulong-tulong sa pagtatanim ng mga halaman na iyon sa buong paligid. Kinapunan, nagpapahinga na lamang ang mga ito at ninamnam ang sarap ng hangin sa buong paligid. Sina Butchok, Tatay Kadoy at ang mga anak ni Tatay Amado, kasalukuyang nakaupo na ang mga ito doon sa isa pang maliit na kubo na nasa gilid ng maisan. Mas malakas kasi ang hangin doon at mas presko. Tanaw pa nila ang kapaligiran at ang mga maisan. Masayang nagkukwentuhan lamang ang mga ito. Maraming mga ikinuwento ang mga anak nitong si Tatay Amado sa kanila tungkol sa manlalason na si Manang Maria at pati na rin tungkol sa asawa ng kanyang anak na isang aswang na gabunan. Ayon sa mga ito, kinatatakutan na ang mga aswang na ito doon sa kabilang bahagi ng mga bukirin. May plano na nga ang kanilang ama na si Tatay Amado na lumisan na pansamantala sa lugar na ito para lamang makaiwas sa mga anumang gulo galing sa mga aswang. Batid kasi nilang napag-initan na sila ng pamilya nitong si Manang Maria. Alam naman nilang kahit na ano pa ang kanilang gagawin, wala silang kalaban-laban sa mga demonyong ito. Dahil sa abala nga ang mga ito sa kanilang kwentuhan, hindi na nila napansin ang mabilis na paglipas ng mga oras. Papagabi na, kita na nila ang haring araw na unti-unting naglalaho na sa kanilang paningin. Kaya nagpasya na ang mga ito na bumalik na doon sa bahay. Ngunit habang naglalakad ang mga ito sa gilid ng maisan, nakakaramdam ng kakaibang pwersa itong si Butchok. At alam ng bata na may isang nilalang ang lihim na nakamasid sa kanila. Mariin na nakikiramdam itong si Butchok at nagpalingon-lingon sa buong paligid. Walang nakitang anumang nilalang itong si Butchok doon sa maisan at sagingan. Ngunit ramdam niya na nagtatago lamang ito at makalipas nga ang ilang mga minuto, nasipat na niya ang pinagtataguan ng nilalang. Kaya walang sabi-sabing mabilis na tumalilis ang bata papunta doon sa mga sagingan. At maingat na naglalakad palapit doon sa likod ng malaking batuhan.
Doon kasi nanggagaling ang pwersang naramdaman nitong si Butchok. Napakabilis ng mga ginawang iyon ni Butchok na pati sina Tatay Kaloy hindi na nila napansin ang pag-alis ng bata sa kanilang likuran. Nagpapatuloy lamang ang mga ito sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay nila ni Tatay Amado. Habang doon naman sa bahay nila ni Tatay Amado, abala naman itong si Rusa sa pagtulong kay Nanay Kunsin sa paghan ng hapunan nila. Habang itong si Butchok, binilisan na nito ang ginawang pag-usad. Naramdaman kasi niyang parang papaalis na ang nilalang na nagmamatsyag sa kanila na nakatago doon sa likod ng batuhan. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas, nagsimulang tumakbo na itong si Butchok at naabutan niya doon sa likod ng batuhan ang anyo ng isang maliit na bata na mabilis din na tumakbo doon sa kalubluuban ng maisan. Hindi ito masyadong nakita ni Butchok ang pagmumuka ng bata dahil bukod sa kumalat na ang kadiliman sa buong lugar, tanging likod na lamang nito ang kanyang naabutan. Napakabilis ng ginawang pagtakbo ng bata na bigla na lamang na naglaho doon sa kalubluuban ng maisan. Ngunit hindi ito balakid para kay Butchok. Napakabilis din ng ginawang mga pagtakbo ni Butchok at makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita na ni Butchok ang batang napakabilis na tumakbo. Wala pa ngang 3 mga minuto, nakarating na ang mga ito doon sa dulo ng maisan. Napakabilis talaga ng dalawang batang biniyayaan ng kakaibang mga kakayahan. Ang batang sinusundan ni Butchok ay walang iba kundi ang apo ni Manang Maria, itong si Nunoy. Maaga kasi itong nagmanman sa paligid ng bahay nila ni Tatay Amado at hindi nito inaakala na maramdaman siya ng isang bata din. At ngayon, mas nagulat itong si Nunoy dahil kahit na anong bilis ang kanyang ginagawang pagtakbo, nasusundan pa rin siya ng batang nasa kanyang likuran. Palaisipan sa kanya kung anong klaseng bata ang nakasunod sa kanya. Bakit nakakasabay ito sa kanyang bilis? Bulong-bulong itong si Nunoy habang patuloy na tumatakbo. Iawa, sino kaya ang isang ito? Bakit ganun na lamang ang kanyang bilis? Plano nitong si Nunoy, pagdating doon sa labasan ng maisan, atakihin na niya ang batang nakasunod. Kaya nang makalabas na itong si Nunoy doon sa maisan, mabilis itong tumalon doon sa mga batuhan at inaabangan ang paglabas nitong si Butchok. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, paglabas nitong si Butchok, nawala na ang kanyang sinusundan. Ngunit kahit na nawala ito sa kanyang paningin, nararamdaman pa rin nitong si Butchok ang presensya nitong si Nunoy at alam niya ang pinagtataguan nito ngayon. Nang papatakbo na sana itong si Butchok papunta sana sa likod ng batuhan, biglang umigpaw na itong si Nunoy at mabilis na inaatake na itong si Butchok. Magkasing laki lamang ang dalawang bata at magkasing edad. Ngunit kakaiba ang hitsura nitong si Nunoy kung ikumpara kay Butchok. Dahil na rin siguro na maraming nabibiktima na ang batang aswang, napakabangis na ng hitsura nito kumpara kay Butchok na napakaamo ang muka. Napakabilis na nagpakawala ng mga pagkalmot itong si Nunoy. Sa gulat nitong si Butchok, agad naman itong napagulong para makaiwas sa mga pagkalmot ng batang aswang. Ngunit tuluyang napunta sa ilog ang batang si Butchok. Wala namang balak na patakasin pa ito ni Nunoy. Mabilis itong tumakbo para sundan doon sa may sapa itong si Butchok. Ngunit biglang humahagibis ang bala ng tirador papunta kay Nunoy. Kaya agad naman na tumalon ang batang aswang papunta doon sa mga batuhan. Nagulat din ito dahil may tirador pala ang batang si Butchok. Paglapag naman ng mga paa nitong si Nunoy doon sa mga batuhan, bigla na naman itong tumalon at tuluyan ng bumagsak doon sa ilog.
para sundan ang batang si Butchok. Ngunit nagulat ito dahil naglaho na doon ang batang sumusunod sa kanya. At pagsipat niya doon sa gilid ng sapa, nakatayo na itong si Butchok doon sa gilid at nakaasinta na ang hawak nitong tirador sa kanya. Nasa mga pagkakataon na iyon, nasa ilog na itong sinunoy. Pinagtitirador na ito ni Butchok. Ngayon kasi, tiyak na niya na isang aswang ang batang umaligid doon sa bahay nila ni Tatay Amado. Kailangan ni Butchok na mahuli ang batang aswang na ito para mapag-alaman nila kung ano ang tunay na pakay nito doon kina Tatay Amado. Tinamaan ni Butchok itong sinunoy sa bandang likuran. Napaigik ang batang aswang at agad na nakakaramdam ito ng sobrang sakit. Kaya batid ngayon ito na hindi rin ordinaryong bata ang humahabol sa kanya at lalong hindi ordinaryo ang hawak nitong tirador. Napunta doon sa gilid ng batuhan itong sinunoy at bumabawi pa ito ng lakas. Kumikirot pa rin ang kanyang likod na tinamaan ng bala ng tirador. Habang itong si Butchok, agad na sinundan itong sinunoy doon sa likod ng mga batuhan na nasa gilid lamang ng ilog. Ngunit tulad kanina, biglang umigpaw na naman ang batang aswang at napakabangis na kinubawa na itong si Butchok. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi na nakakailag pa ang batang si Butchok at tuluyan na siyang kinubawan ng batang aswang. Parang hayop na asong ulol itong sinunoy na umaangil ng napakalakas habang walang habas na pinagkakalmot itong si Butchok. Naglalaway pa nga ang bibig ng batang aswang at sabik na lapain ang batang nakahiga sa lupa. Tinamaan na ng ilang mga pagkalmot itong si Butchok. Nabigla din ang bata dahil kakaibang lakas meron ang kanyang kalabang aswang. Hindi niya inaasahan na mas malakas pa nga ang batang ito kumpara doon sa mga aswang na nakakalaban niya doon sa lugar ng kanyang lulapasya. May mga sugat na itong si Butchok, ngunit hindi ito napanghinaan ng loob. Agad itong nagbitiw ng dalawang magkakasunod na mga pagsapak na tumama naman sa mukha nitong sinunoy. Bumaliktad agad ang batang aswang sa lakas ng pagkasapak na iyon ni Butchok. Sapul na sapul ito at sa pakiwari nitong si Butchok, baon na baon ang kanyang sapak na iyon sa mukha ng batang aswang. Ngunit kahit na nayanig ang batang katawan ng aswang, nagawa pa rin itong makaikot sa ere at pagbagsak nito sa lupa. Agad na kumuha ito ng bwilo para atakihing muli itong si Butchok. Ngunit nakatutok na kay Nunoy ang hawak na tirador nitong si Butchok at saktong pagbitiw nito, tumama ito sa noo ng batang aswang. Kaya tuluyan na itong tumilapon habang napapaangil at napangasab. Bumagsak ito doon sa ilog. Napansin pa nga ni Butchok na mayroong dugo ang pumulandit at sa tingin ng bata, maaaring galing ito sa natamong sugat ng aswang. Walang inaksayang oras na ang bata. Mabilis itong tumakbo at tiningnan ang pinagbagsakan ng batang aswang doon sa may ilog. Ngunit wala na siyang naabutan doon. May naaninag lamang siyang mga patak ng dugo doon sa tubig habang unti-unting inaanod na ito ng agos. Mabilis na hinahagilap ni Butchok ang buong kapaligiran ng sapa. At ang isa pang ipinagtaka ng bata kung bakit biglang nawala ang pwersa ng aswang. Hindi na niya ito naramdaman pa. Ilang sandali pa ang mga nakalipas, may narinig na lamang siyang alulong galing doon sa kabilang bahagi ng ilog doon sa mga kakahuyan. At pagkatapos, may nakita siyang isang malaking ibon ang lumipad papalayo. Bulong-bulong ng batang si Butchok. Magkikita pa tayo kung sino ka man. Hindi pa ito ang katapusan ng ating paglalaban. Pagkatapos, pumihit na itong si Butchok at mabilis na itong tumakbo doon sa mga maisan. Pabalik na doon
sa bahay nila ni Tatay Amado. Sa mga pagkakataon din na iyon, nag-alala ng sobra sina Rosa at Tatay Kadoy. Hindi na kasi nila mahagilap pa itong si Butchok. Huling nakita ito ni Tatay Kadoy, naglalakad lamang ito doon sa kanilang likuran at sumusunod sa kanila. Ngunit hindi na niya napansin ang bigla ang pagkawala ng bata. Hinahanap na nila ito doon sa buong paligid ng bahay. Ngunit kahit na anino man lamang ni Butchok ay wala. Kaya ngayon, hinahanap na nila ito doon sa mga sagingan at doon sa gilid ng mga maisan. Gamit ang mga lampara, kasama nila ni Rosa at Tatay Kadoy, sina Tatay Amado at ang mga anak nitong lalaki. Tinatawag din nila ang bata. Hanggang sa may narinig sina Tatay Kadoy na parang may mga nababaling puno ng mais doon sa unahan. Para itong isang malaking hayop na tumatakbo papalapit sa kanila. Kaya wika ng matanda sa mga kasama. Dito, ilawan ninyo ang unahan. May mga narinig akong mga kaluskos. Kaya mabilis nang itinaas ang kanilang dalang mga lampara at inilawan na ang unahan. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang iniluwa ng maisan itong si Butchok na humahangos. Sigaw agad nitong si Rosa. Butchok anak, saan ka ba nanggagaling? At mas lalong nag-alala itong si Rosa nang makita ang mga dugo at sugat ng kanyang anak sa katawan. Tanong naman agad nitong si Tatay Kadoy. Loko kang bata ka. Saan ka ba nanggagaling at bigla ka na lamang nawala sa aming likuran kanina? At bakit nung Butchok na marami kang mga sugat? Rosa, dalhin natin agad ang batang ito doon sa loob ng bahay. Gagamutin ko ang kanyang mga sugat. Panay pa rin ang tanong nitong si Tatay Kadoy sa bata. Sa tingin kasi ng matanda, may nakakalaban na isang mabangis na nilalang itong si Butchok. Saksi kasi ang matanda sa kalakasan ng bata at alam niyang kung mga ordinaryong aswang o mga nilalang na kampon ng kadiliman ang makakalaban ng bata, imposibleng masusugatan ito dahil malakas itong si Butchok. Doon sa loob ng bahay, sinabi na ni Butchok ang mga nangyayari doon sa may ilog. Sinabi ng bata na mayroon siyang nakakalaban na isang batang aswang. Kaya agad na pumasok sa isipan ng mga ito na maaaring ang nakakalaban ni Butchok ay ang apo ni Manang Maria, itong si Nonoy. Wika nitong si Tatay Amado. Kung ganun Butchok, maaaring ang nakakalaban mo ay ang mismong apo ni Maria. Ang napakabangis niyang apo at walang awa kung pumatay. Kaya marami kang natamong sugat. Ang sagot naman itong si Butchok. Huwag niyo na pong alalahanin ang aking mga sugat, Lolo Amado. Mapapagaling ko agad ito. Lubha ko rin nasaktan ang batang aswang na iyon at natitiyak kong ngayon dinaramdam pa rin niya ang aking mga ginawang pag-atake sa kanya. Pagkatapos, bumaling ng tingin itong si Butchok sa kanyang ina. Ang wika niya kay Rosa. Nanay Rosa, sa tingin ko, kailangan muna natin na manatili ng ilang araw sa lugar na ito. Kailangan na siguraduhin kung hindi na makapaminsala ang aswang na iyon sa kanila ni Lolo Amado. Sa ngayon, wala pang bisa ang mga itinanim natin na mga halaman sa paligid. Ilang araw pa ang kakailanganin para kakapit na ang mga ugat ng mga halaman sa lupa. At sa oras na iyon, magpakawala na ito ng halimuyak na magtataboy sa mga aswang. Hindi makasagot itong si Rosa. Kinakabahan pa rin kasi ang ginang, lalo na ngayon na nakita niyang sugatan ang kanyang nag-iisang anak. Nagkaroon na siya ng pagkatakot na baka mapaano na ang kanyang anak. Tumingin itong si Rosa kay Tatay Kadoy na parang humihingi ng payo. Naintindihan naman agad ito ni Tatay Kadoy. Wika naman ang matanda. Rosa, tama ang anak mo.
Mukhang kailangan natin na manatili pa ng ilang araw dito sa lugar. Baka sila pa ni Amado ang mapagbuntungan ng galit ng aswang at mapahamak pa ang mga ito ng tuluyan. Rosa, manalig ka sa bata. Malakas si Butchok. At ito ang iyong tandaan. Mas malakas ang kabutihan laban sa kasamaan. Sama-sama na tayong labanan ang mga kampo ng kadiliman. Napatungo na lamang itong si Rosa. Sa katunayan, hindi pa niya tanggap na buo ang landas na tinatahak ngayon ng kanyang anak na si Butchok. Ngunit wala na siyang magagawa pa, kundi tanggapin ang tunay na kapalaran ng kanyang anak, katulad ng kanyang asawa at ama ni Butchok na si Luis, pati na rin ang kanilang lula na si Lula Candida. Pagkatapos tumitig itong si Rosa kay Butchok at wika nito sa kanyang anak. Kung iyan ang sa tingin mo na tamang gawin natin, anak, lalaban tayo na magkakasama. Sa mga pagkakataon naman na iyon, habang nangyayari ang mga kaganapan na iyon doon sa bahay nila ni Tatay Amado, doon naman sa bahay nila ni Manang Maria, nakahanda na sana itong si Manang Maria para puntahan na ang bahay at lugar nila ni Tatay Amado. Ngunit nagulantang ang matanda nang dumating ang kanyang apo na nanghihina na at duguan. Namimilipit din ito dahil sa naramdamang sakit. Tanong agad itong si Manang Maria, "Bakit apo? Ano ang nangyayari sa iyo? Sino ang gumawa nito sa iyo?" Ngunit hindi na makapagsalita itong si Nunoy at tuluyan na itong nawala ng malay. Agad na natataranta ang matandang manlalason at barangan. Kahit na isang kampon pa ng kadiliman ang matanda, sa oras na nalalagay na sa bingit ng kamatayan ang kanyang mahal na apo, napapaluha na din ito at agad na ipinasok ang bata sa loob ng kwarto at mabilis na ginamot. Kinalimutan na muna ni Manang Maria ang planong pagpatay doon sa pamilya nila ni Tatay Amado. At ngayon, palaisipan na naman sa kanya kung sino ang may kagagawan sa mga sugat ng kanyang apo. Malakas itong si Nunoy dahil nga sa anak ito ng supremo ng mga gabunan. Ngunit hindi ito makapaniwala ngayon nang makitang duguan at nasasaktan ang kanyang apo. Ibig sabihin lamang, mas malakas ang nakakalaban nito. Tanong sa isip ng matanda na maaring ang albularyo na kanyang nakikita doon sa bahay nila ni Amado ang may kagagawan. Sino kaya ang albularyong iyon? Ganun ba ito kalakas? Mukhang kailangan na niyang mag-iingat simula ngayon, dahil maaring alam na ng mga ito ang kanyang ginawa sa apo ni Tatay Amado na si Tuto. Sa gabing iyon, nagpapatuloy sa ginawang paggamot itong si Manang Maria sa mga sugat nitong si Nunoy. Ang bata, wala pa rin itong malay. Nagulat din itong si Manang Maria dahil kakaiba ang mga natamong sugat nitong si Nunoy. Nangingitim kasi ang paligid ng sugat at nagsimulang namamaga na ang paligid ng sugat at nagmistulang kumalat na ang pangingitim ng mga sugat sa bata. Sa katulad ng mga pangyayari din, ginagamot na din itong si Tatay Kadoy ang sugat ni Butchok. Ngunit wika ng bata na kaya na niyang gamutin ang mga ito. Tanong ng tanong pa rin itong si Tatay Kadoy kung gaano kalakas ang nakakalaban ni Butchok. Sagot naman itong si Butchok, "Tatay Kadoy, ilang taon akong sumasama kay Lola Candida sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon pa ako nasaktan ng ganito. Ibig sabihin lamang po, malakas nga ang batang aswang na iyon. Ngunit mas malakas ako sa kanya dahil nasa panig ako ng kabutihan. Sa susunod naming pagkikita, tatalunin ko na ang aswang na iyon." Napatitig na lamang itong si Tatay Kadoy at muling namangha
sa mga pinagsasabi ng bata. At pagkatapos tumingin din ito kay Rusa at tumango. Sa gabing iyon, nagpapahinga na muna ang mga ito. Habang doon naman sa kuta ng mga gabunan, biglang napabalikwas itong si Aguya, ang supremo ng mga aswang na gabunan at ama ni Nonoy. Kakaiba kasi ang kanyang pakiramdam. Sa tingin niya, parang mayroong membro ng kanyang pamilya ang nanganganib ngayon ang buhay. At agad na naisip nitong si Aguya ang kanyang anak na si Nonoy. Kaya agad itong lumabas sa kanyang bahay at ginising ang kanyang kanang kamay. Mahigit sa 100 ang membro ng angkan nitong si Aguya. Ilang taon na din ang mga nakalipas sa kanilang paninirahan sa lugar na ito. Ngunit kahit na mga aswang ang kanilang lahi, pinili nitong si Aguya na huwag mamiktima ng mga tao. Mas pinili nilang mamuhay ng tahimik. Wala nga itong kalam-alam noon tungkol sa mga pinaggagawa ng kanyang anak na si Nonoy sa pamimiktima nito sa mga kalapit na mga barangay. Bago pa lamang niya ito napag-alaman at galit na galit itong si Aguya sa lula ng kanyang anak kung bakit hinayaan na ganon kasama ang landas na tinatahak nito ngayon. Nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan ni Manang Maria dahil nga sa mga pangyayaring ito. Batid ni Aguya na may kinalaman sa mga pangyayaring ito ang kanyang kapatid na si Judas. Dahil mula pa noong buhay pa ang kanyang asawa na anak mismo ni Manang Maria, malapit na ang kanyang kapatid sa matanda at pati na rin doon sa kanyang dating asawa. Nagdududo nga noon itong si Aguya na may lihim na relasyon ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid. Hindi rin maganda ang samahan nila ni Aguya at Judas. Iisa lamang ang angkan na kanilang pinanggagalingan. Kapwa, malalakas din ang dalawa. Ngunit magkaiba ang kanilang prinsipyo at paniniwala. Mariin na tinututulan itong si Aguya ang mga masasamang mga pinaggagawa ng grupo nila ni Judas na umaabot na sa patag ang paghasik nito ng lagim. Ang grupo nila ni Judas ang grupong kinatatakutan ng mga tao sa bukirin na ito at pati na rin sa mga karatig na lugar. Kadalasan nga lamang, lahat ng mga ginagawang kasamaan ng grupo nila ni Judas, ang grupo nila ni Aguya ang napagbintangan. Kaya nitong mga huling buwan, binantaan na ni Aguya ang kapatid na kung hindi titigil ang mga ito sa kanilang mga masasamang gawain, mapipilitan siyang atakihin ang grupo ng mga ito. Sa mga oras na iyon, mabilis nang tumatakbo sina Aguya at Matis papunta doon sa bahay nila ni Manang Maria. Malakas talaga ang kutob ni Aguya na nanganganib ang buhay ng kanyang anak. Kaya nagpasya na itong si Aguya na dalhin na ang kanyang anak sa kanilang kuta. Sa oras na makapag-usap na sila ni Manang Maria, wala na siyang pakialam kung mag-aaway na naman sila ng matanda. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Manang Maria, huminto muna ang dalawang gabunan at nagmanman. Napansin kasi ng mga ito, bukod sa kanila ni Manang Maria, mayroon pang ibang mga nilalang ang nasa loob at labas. Doon sa labas, mayroon silang nakitang dalawang mga aswang. Kinutuban na agad itong si Aguya. Mga gabunan kasi ang mga ito. Wika niya sa kanyang kanang kamay na si Matis. Matis, mukhang nandirito ang grupo ng aking kapatid. Ano na naman kaya ang ginawa ng mga ito? Kanina, nang makita nitong si Manang Maria na hindi pa rin gumaling ang mga sugat nitong si Nonoy, natataranta na lang masyado ang matanda. Kahit kasi na anong paraan pa sa panggagamot ang kanyang ginawa, palala pa rin ng palala ang sugat ng batang aswang. Kaya nagpasya na itong puntahan ang kuta ng grupo ng mga gabunan na pinamumunuan naman itong si Judas para makahingi ng tulong.
Mabilis naman ang naging tugon nitong si Judas, kasama ang apat na mga tauhang gabunan. Mabilis na pinuntahan nila ang bahay nila ni Manang Maria at tiningnan agad ang kalagayan ng batang si Nonoy. Wika nitong si Judas kay Manang Maria. Manang Maria, nakuha niya ito sa pakikipaglaban sa mga alagad ng kabutihan. Malakas ang armas na gamit ng kanyang nakakalaban. Kahit na anong uri ng aswang ay wala itong sinasanto. Kahit pa siguro kami, kailangan na magamot agad ito. Hindi pwedeng mapahamak si Nonoy, Manang Maria. Gawin mo ang tungkulin mo bilang lula sa kanya. Huwag kang magpabaya. Huwag mong hayaan na aalis ang batang ito na nag-isa. At pagbawalan mo na itong gumagala tuwing gabi. Kailangan niyang magpalamig muna at magpahinga. Baka sa susunod ay mapatay na ito. Maglalahong parang bula na lamang ang aking mga plano at pangarap. May plano kasi itong si Judas na sa pagsapit ng 12 taong gulang ng batang si Nonoy, pwede na niya itong ialay sa kanilang kinikilalang Panginoon, ang Haring Diablo. Hindi ordinaryong bata si Nonoy dahil anak ito ng hari ng mga gabunan. Isa itong timawa at kapag naibigay niya ito sa hari ng mga Diablo, maaaring bilang kapalit, bigyan pa ng mas malakas na kakayahan itong si Judas. At sa ganong paraan, kayang-kaya na niyang patayin ang lahat na mga gabunan na sakop ng kanyang kapatid na si Aguya. Walang kaalam-alam itong si Manang Maria sa maitim na binabalak ni Judas sa kanyang apo. Ang buong akala kasi ng matanda na mahal ni Judas itong si Nonoy, kaya gano'n na lamang ito kung mag-alala at nagtitiwala siya sa kapatid ni Aguya. Hindi tulad ng ama ng batang si Nonoy na si Aguya na puro lamang paalala ang mga pinaggagawa kay Nonoy. Sa mga pagkakataon na iyon, nagmanman muna sina Aguya doon sa bahay nila ni Manang Maria. Naggarga na din ang dalawa ng mga malalakas na mga usal para hindi sila maramdaman ng grupo nila ni Judas. Makalipas ang ilang mga minuto, nagawan pa rin ng paraan ni Judas ang mga natamong sugat ni Nonoy. Tumigil na sa pagkalat ang mga pangingitim sa katawan ng bata at mahinahon ng tingnan ang pagmumukha nitong si Nonoy habang nakahiga at nakapikit. Ilang sandali pa, nagpaalam na din ang mga ito kay Manang Maria. Ang wika pa nga nitong si Judas na kukunin na niya sa mga darating na araw ang kanyang pamangkin at siya na ang mag-aalaga nito. At may mga sinasabi pa itong si Judas tungkol sa kanyang utos na patayin nitong si Manang Maria ang pamilya ni Tatay Amado. Itong si Judas ang nag-utos sa matanda para patayin ang pamilya ni Tatay Amado. Kung sakaling hindi alis ang mga ito sa kanilang tinitirhan, malawak kasi ang taniman ng mga ito na palay at malaking mapagkukunan nila ito para sa grupo ni Judas. Nagkaisa kasi sina Manang Maria sa planong iyon. Nais din ng matanda na makuha na din ang lupain na iyon. At hati sila sa lupain ang napag-usapan nila ni Judas. Ngunit kakaiba na ngayon ang kanyang naramdaman kay Judas. Para na kasing ginawang alipin na itong si Manang Maria. At sa tingin ng matanda, mukhang susuluhin na nito ang lupain na iyon. Pati si Nonoy ay kukunin na galing sa kanya. Hindi makakapayag itong si Manang Maria sa sinabing iyon nitong si Judas. Kung kinakailangan na labanan niya ang angkan nitong si Judas, ay gagawin niya kahit na buhay pa niya ang magiging kapalit. Nakaamoy na kasi itong si Manang Maria na parang ginagamit lamang siya ng gabuna na si Judas. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis naman na kumatok doon sa pintuan sina Aguya at nang silipin ng matanda ang labas
agad naman na pinagbuksan nito sina Aguya at Matis. Tanong agad nitong si Aguya, "Nanay Maria, kumusta na ang anak ko? At ano ang ginawa ng aking kapatid dito sa pamamahay mo? Ano ang kanyang pakay?" Sagot naman ang matandang babae, "Pinakamusta lamang niya ako at si Nunay. Mahimbing na natutulog ang aking apo Aguya. Huwag mo na siyang disturbuhin. Mabuti lamang ang kanyang kalagayan. Makakaalis na kayo." Ngunit nagpumilit pa rin itong si Aguya. Gusto nitong makasiguro na nasa mabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit binalaan na ito ni Manang Maria, wikang muli ng matandang manlalason na may hawak na itong binakuko. "Huwag mo akong pilitin, Aguya. Alam kong malakas ka. Ngunit mayroon akong sapat na kakayahan at mga armas para mapatay ko kayong dalawa. Huwag mo nang ipilit ang iyong kagustuhan dahil hindi ko ito pahintulutan." Umaangil na itong si Aguya. Sa tingin niya, hindi nagbibiro ang matanda. Sagot naman ni Aguya na napapatras na sa mga pagkakataon na iyon, "Pasalamat ka, ina ka ng aking asawa. Nagpunta ako dito sa bahay mo bilang ama ni Nunay. Sa susunod kong pagbabalik, kukunin ko na ang aking anak. Huwag mo akong pilitin, Nanay Maria. Nasaktan ka. Alam kong may mga kagamitan ka na armas para sa aming mga aswang. Ngunit huwag mong maliitin ang lakas ng mga timawang kapunan." At pagkatapos mabilis nang umalis sina Aguya at Matis, kinabukasan, maagang naghanda itong si Nanay Maria. May mga kinukuha itong mga kagamitan para sa maaring labanan nila doon sa mga aswang. May mga pinakiusapan na din itong mga kaibigang engkanto para tumulong na din sa kanya kung sakaling magpumilit alinman sa dalawang magkapatid ang kukuha kay Nunoy. Habang itong si Nunoy, mabisa ang gamot na ibinigay ni Judas sa bata. Dahil ilang oras lamang ang manakalipas, bumuti na ang kalagayan nito. Nawawala na din sa isipan ng matanda ang naunang plano na patayin ang kanyang mga kamag-anak, ang pamilya nitong si Tatay Amado. Ang pinagtuunan na niya ngayon ng pansin ay ang mga gabunan. Sa kabilang banda naman, bumuti na din ang mga sugat ni Butchok. Ang ginawa nila sa araw na iyon, gumagawa ang mga ito ng mga sibat na kawayan galing sa mga bagakay. Dahil nga sa nangyari kagabi ni Butchok, sa isip ng mga ito, maaaring magiging agresibo na ang mga aswang para sila ay kitlan ng buhay. Ngunit itong si Butchok, may plano na ito ngayon. Gusto ng bata na dalawin ang kinaroroonan ng aswang na bata. Kagabi sa kanilang labanan, walang kaalam-alam ang batang aswang na itinarak na nitong si Butchok ang mga pangmarka na orasyon at kaya niya itong sundan. Ngunit siguraduhin ng bata na hindi ito malalaman ng kanyang ina na si Rosa dahil alam niyang hindi ito papayag sa kanyang binabalak. Lumipas ang maghapon na normal lamang ang mga kaganapan. Ngunit handang-handa na sina Tatay Kadoy kung sakaling may mga aswang na naman ang aaligid sa kanila. Handa na ang kanilang mga ginagawang sibat na bagakay na kawayan. Wika din itong si Butchok sa kanila na may gagawin ang bata para tuluyan ng tigilan sila nitong si Manang Maria. Kailangan na makagawa ang bata ng mga pasubalik na mga ritual at talunin na ang matandang manlalason at barangan. Kinagabihan, maagang pumasok itong si Butchok sa loob ng kanilang kwarto at maaga itong humika. Naintindihan naman ito nila ni Rosa at Tatay Kadoy. Sa tingin kasi ng mga ito, maaaring napagod ng sobra ang bata sa kanilang ginagawa buong maghapon.
Ngunit doon sa loob ng kwarto, mabilis nang gumagawa ng mga linlang na orasyon ang batang si Butchok sa tulong na din ng kanyang gabay. Isang puno ng saging ang ginawang huwad na katawan ng gabay para magmumukhang si Butchok. Ipinahiga nila ito doon sa higaan nila ni Rusa. Kahit na sinuman ang makakita sa huwad na linlang na ginawa nila ni Butchok, walang magdududa dahil kamukhang kamuka talaga ito ng bata. Pagkatapos ang ginawa naman itong si Butchok, mabilis nang dumaan ito palabas sa bintana ng kwarto at mabilis na umibis doon sa kadiliman. Habang naglalakad na ang batang si Butchok sa gitna ng kadiliman, usal ito ng usal ng mga orasyon para masundan niya ang kanyang ginawang mga pangmarka sa nakakalaban niyang batang aswang kagabi. Habang doon naman sa bahay ni Manang Maria, sa gabing iyon, muling bumalik sina Judas para kamustahin ang kalagayan nitong si Nunoy. Ngunit papalapit pa lamang ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Maria. Agad na naramdaman ng mga gabunan ang pamimigat sa kanilang mga katawan. Aligaga ang mga ito na hindi nila mawari kung bakit at ano ang dahilan, hanggang sa nakaamoy ng kakaibang baho galing sa isang halaman itong si Judas at agad itong napamura. Ang naamoy niya ay galing sa halaman ng karom, halaman na galing sa mundo ng mga engkanto at mabisa din itong panlaban sa mga katulad nilang mga aswang. Tanging mga aswang lamang ang kayang maitaboy ng mga halaman na ito. Sa tulad ni Manang Maria na may mga kaalaman sa aral sa kaliwa, walang bisa ito sa matanda. Ang halaman na ito ang ginagamit ng matanda dahil hindi naman niya kaya na maamoy at kahit na mahawakan man lamang ang mga halaman ng mimusa at antunga. Dahil nga sa kadahilanan na nagtatangan siya ng mga aral sa kaliwa, maliban lamang kung makagawa siya ng malakas na pangwasak. Galit na itong si Judas. Wika nito sa anim na mga kasama. Yawa na matandang ito. Mukhang nakakaamoy na yata ito sa aking tunay na pinaplano. May mga tanim na mga karom sa buong paligid ng kanyang bahay. Hindi tayo agad-agad na makakalapit. Kailangan ko pang gumawa ng mga ritual. Humanda na kayo. Sa oras na mawawasak ko na ang mga halaman na ito, papasukin na natin ang loob ng bahay. Patayin natin ang matanda at kunin ang bata. Pagkatapos mabilis nang dumapa sa lupa itong si Judas habang bumuka-buka ang mga bibig at mas lalong namumula pa ang mga mata ng aswang. Mahinang hinahampas na din itong si Judas ang lupang dinadapaan. Habang ang mga alagad naman ito na mga aswang din nasa likuran at nakayuko din ang mga ito. Doon naman sa loob ng bahay nila ni Manang Maria, nakakaramdam na itong si Manang Maria na may mga aswang ang nasa paligid ng kanyang bahay. Dalawa lamang ang hinala ng matanda kung aling grupo ang nasa palibot ng kanyang bahay ngayon. Maaaring galing sa grupo nila ni Judas o galing sa grupo ng ama ni Nonoy na sina Aguya. Ngunit sa isip ng matanda, kahit isa man sa dalawang grupo ng mga ito, ay hindi niya pahintulutan na makakapasok pa at makalapit sa kanyang apo. Mabilis na tumayo ang matanda at sumilip sa kwarto ng kanyang apong si Nonoy. Mahimbing na natutulog pa ang bata. Naghihilom na rin ang sugat nitong si Nonoy. Ngunit halatang nanghihina pa ang katawan ng bata at hindi pa bumalik ang dating lakas nito. Sa isip ni Manang Maria, talagang mayroong kakaibang lakas na tangan ang nakalaban ng batang ito. Isinirado niya ang bintana at pintuan ng kwarto. Sa paanan ng bintana, maraming mga abo ng sinunog na mga halaman na karom ang matanda na inilagay doon.
Sinigurado talaga niyang hindi madaling mapasok ang kanyang bahay ng mga aswang, lalong-lalo na ang kwartong kinaroroonan ng kanyang apo. Hawak na din ngayon ni Manang Maria ang isang binakuko. Nakasampay na din sa kanyang balikat ang kanyang balabal na kulay itim. Nagsimulang mag-uusal na din ng mga orasyon itong si Manang Maria. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, naririnig na ng matanda ang mga mahinang boses ng kanyang mga alaga at mga kaibigan ng mga kikik at mga sigbin. Alam niyang walang magagawa ang mga ito laban sa mga aswang, ngunit makakatulong pa rin ang mga ito sa kanya. Doon naman sa labas, patuloy lamang sa ginagawa itong si Judas. At habang ginagawa ito ng aswang ang mga inilagay ni Manang Maria na mga halaman ng karong sa paligid, hindi na malayan ng matanda na unti-unting tinatangay na ito ng hangin palayo. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto, tumayo na itong si Judas at wika agad nito sa mga kasamahan. Tara na, tapusin na natin ang walang kwintang matandang ito. Wika naman ng isang aswang. Panginoong Judas, may mga sigbin at mga kikik sa paligid ng bahay ng matanda. Ano ang ating gagawin sa mga ito? Lumingon itong si Judas sa kanyang mga tauhan habang nakangisi. Sagot naman ito, "Huwag kang magpakatanga, Aldo. Ano pa ba ang gagawin natin sa mga ito? Papatayin na nga natin ang kanilang itinuring na Panginoon. Hindi ba? Dapat ay patayin na din natin lahat ng mga ito." At pagkatapos muling naglalakad na itong si Judas habang umaangil na ito ng napakalakas, umaalulong na din ang mga kasamahan nito na naging dahilan para mabalot ng kilabot itong si Manang Maria doon sa loob ng kanyang bahay. Alam niyang nawasak na ang kanyang mga panguntra na hindi man lamang yan namalayan. Nang sumilip ang matanda doon sa labas, nasipat na niya ang mga anino na naglalakad papalapit sa kanyang bahay. At ngayon, naaninag na niya ang mga hitsura ng mga ito dahil sa sinag ng buwan. At sigurado na siyang grupo ito ni Judas. Mahigpit na ang hawak ni Manang Maria sa kanyang binakuko habang muling nag-uusal ng mga orasyon. Mabilis na din na tinawag niya ang mga kaibigang engkanto. Hiling nitong si Manang Maria na kung mamatay man siya, nakiusap siya sa mga engkanto na itago nila itong si Nunoy at huwag hayaan na makuha ng mga aswang. Narinig ni Manang Maria na wika nitong si Judas galing sa labas. "Manang Maria, magandang gabi. Alam kong gising ka at alam mong nandirito ako. Buksan mo na ang pintuan. May pag-usapan tayong mahalagang bagay." Ngunit hindi sumagot ang matanda. Mariin lamang itong nakikiramdam sa loob ng kanyang bahay at nakahanda na kung magpumilit man ang mga aswang na ito na makapasok. Ilang sandali pa, muling wika nitong si Judas. "Gusto mong makipaglaro? Sige, pagbibigyan kita tanda. Ngunit sasabihin ko ito ngayon sa iyo. Kukunin ko na si Nunoy kahit na ano pa man ang mangyayari. Huwag mo na akong pigilan pa. Dahil wala ka ring magagawa, papatayin na din kita ngayon din." At pagkatapos biglang tumahimik na ang buong paligid. Nawala na ang mga angil at mga alulong ng mga aswang. Ngunit sa loob lamang ng ilang mga minuto ang katahimikan na iyon, dahil biglang napakapit sa dingding itong si Manang Maria nang marinig itong may kumakalabog sa bubong ng kanyang bahay. Napakalakas noon na parang may mga nilalang ang nagtatalunan sa itaas. Muling narinig na naman niya ang mga pag-angil ng mga aswang at ngayon narinig niya ang mga ito galing sa bubong. Sumunod ang mga kaluskos sa bubong na parang sinubukan ng mga aswang
nasirain ang bubungan ng bahay. At doon naman sa pintuan, biglang bumukas na lamang ito nang tuluyang masira na ito ni Judas. At bumungad sa matanda ang pangit na hitsura ng isang mabangis na aswang. Walang ano-anong nawasak na nito ang kanyang mga inilagay na mga panguntra. Pulang-pula ang mga mata ng aswang. Naglalaway ang bibig at nakalabas na ang mga matutulis na mga pangil at mga kuko nito. Mabilis naman ang naging kilos ni Manang Maria. Dahil na rin sa pagkagulat, agad na inihampas niya ang hawak na binakuko na kamuntikan ng tumama kay Judas. Kaya tuluyan na napatalon muna patras itong si Judas habang nanggagalaiti na ito sa sobrang galit. Nang mapasulyap itong si Manang Maria dahil tuluyang natuklap na ang bubong ng kanyang bahay. Habang doon naman, sa pintuan sa harapan, mayroong dalawang aswang ang sumubok na makapasok din. Ngunit tulad kanina, agad na pinaghampas ito ng matanda gamit ang kanyang armas na binakuko. Wika pa nitong si Manang Maria. Sige, pasok kayo mga aswang at nang hihiwalay ang mga ulo ninyo sa inyong mga katawan. Tulad ni Judas, napapaatras din ang dalawang mga aswang. Ngunit sa isang iglap, mayroong isang nilalang ang napakabilis na nakapasok agad. Wala pang isang segundo, agad na itong nasa harapan na ni Manang Maria. Sa bilis pa nga nito, hindi na iyon nakita pa ng matanda. Ang nilalang ay walang iba kundi itong si Judas. Agad itong nagbabanggit ng ilang mga banyagang salita at napaluhod ng bigla ang matandang si Manang Maria. Nabitiwan na niya ang hawak na binakuko at ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at katawan. Alam ng matanda na tinamaan na siya ng orasyon nitong si Judas. Ngunit hindi pwedeng matalo agad siya ng aswang na ito. Maagap na nag-usal ng mga orasyon itong si Manang Maria. Kasabay naman doon, agad nang nagpakawala ng ilang mga pagkalmot itong si Judas at wika pa nito sa matanda. Hindi sapat ang lakas mo, tanda, para ako ay talunin. Tinamaan si Manang Maria sa mga pagkalmot na ito nitong si Judas at pagkatapos bumagsak na ito ng tuluyan sa sahig. Mabilis na din na nakapasok ang dalawa pang mga aswang galing doon sa pintuan sa harapan. Habang ang mga aswang na nasa bubong, tuluyang tumalo na din ang mga ito papasok. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, laking gulat ng mga ito nang makita nilang ang matandang bumagsak sa sahig ay nagiging isang balabal lamang. Napadilat ang mga mata nitong si Judas. Isang malakas na orasyon ng linlang ang ginawa ng matanda. At bago pa sila makakilos, bumagsak na ang dalawa sa mga aswang na gabunan nang maamoy ng mga ito ang lason na pinakawalan nitong si Manang Maria doon sa loob ng bahay. Nawala na din ang binakuko ng matanda na nahulog sa sahig kanina. Kaya batid ni Judas na hawak na iyon ng matandang manlalason. Mabilis naman ang ginawa nitong si Judas. Agad na umindak ito ng tatlong bisis sa sahig sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Kailangan niyang mahuli at makita ang tunay na kinaroroonan ng matandang barangan at manlalason. Matapos na magawa iyon ng aswang, biglang mayroong kumakalabog sa gilid ng bahay ng matanda. Wika agad nitong si Judas sa kanyang mga kasamahan. Nilinlang tayo ng matanda. Nasa labas ito ng bahay. At pagkatapos, mabilis na nagtalunan ang mga aswang palabas. Naiwan ang dalawang gabunan na patuloy na nangingisay ang mga ito sa sahig habang bumubula ang mga bibig dahil sa bagsik ng lason na pinakawalan ni Manang Maria. Ang dalawa pa sa mga aswang na nakaamoy din sa lason na iyon, hindi napuruhan ang mga ito. Ngunit nang hihina ang mga katawan ng mga aswang at palabas ang mga ito ng bahay habang pasuray-suray.
May kinuhang mga langis na din agad ang mga ito at mabilis na ininom. Habang itong si Judas, walang pagdadalawang isip na mabilis na inatake ng muli itong si Manang Maria na sa mga pagkakataon na iyon namimilipit pa sa sakit dahil sa ginawang pag-indak sa sahig kanina ni Judas. Tinamaan si Manang Maria ng panghuling orasyon ng aswang. Ngayon, nag-iingat na itong si Judas sa kanyang mga plano at kilos. Batid niyang kakaibang antas na din ang lakas ng matandang nakakaharap. Minaliit niya ito. Ang buong akala niya na kayang-kaya na niya si Manang Maria. Ngunit dahil sa kanilang pagbaliwala sa lakas na tangan ng matanda, namatayan pa siya ng dalawang mga tauhan. Mabilis nang pinagkakalmot nitong si Judas si Manang Maria. Ngunit maagap pa rin ang matanda at muling ginawa ang kanyang orasyon na linlang. Uwi ka naman itong si Judas. Hangal ka, tanda. Hindi mo na magagawa pa sa akin sa pangalawang bisis ang ginawa mo sa akin kanina. Hindi mo na ako maluluko sa pangalawang pagkakataon. At pagkatapos dinambalan itong si Judas ang totoong si Manang Maria, biglang bumagsak ang balabal sa lupa. Ngunit itong si Judas, tinamaan na niya si Manang Maria na mabilis na sanang nagkukubli sa ilalim ng kanyang bahay. Napaigik ang matanda. Bumaon kasi ang mga matatalas na mga kuko ng aswang sa kanyang likod. Maagap naman ang kanyang mga alaga na mga kikik at mga sigbin. Walang pagdadalawang isip na sinugod ng mga ito itong si Judas para sana mailigtas ang kanilang Panginoon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ang apat na mga gabunan na kasamahan ni Judas, hinarang nila ang mga ito at pinag-aatake. Patuloy pa rin na inatake nitong si Judas ang matanda at tinamaan pa niya ito ng ilang mga pagkalmot sa katawan. Muling wika nitong si Judas na binitbit na ang matanda palabas ng ilalim ng bahay nito. Ngayon, Manang Maria, tatapusin na kita. Kukunin ko ang puso mo at kakainin ko. Ngunit nang akmang ibabao na sana nitong si Judas ang kanyang matutulis na mga kuko sa dibdib ng matanda, may narinig siyang angil na parang angil na isang batang aswang at napalingon siya galing doon sa bubong ng bahay nang makita itong si Nonoy na galit na galit, umaangil at pagkatapos dinamba na si Judas ng batang si Nonoy. Habang umaangil ito, pinagkakalmot na nito si Judas. Kaya nabitiwan itong si Judas ang matanda at napatalon ito paatras. Wika agad nitong si Nonoy na hinawakan agad ang naghihingalong matanda. Ano ang ibig sabihin nito, Tito Judas? Bakit mo sinaktan ang aking Lola Maria? Ang naluluhang tanong nitong si Nonoy. Nanghihina pa ang katawan ng bata. Ngunit sa kagustuhan na matulungan ang kanyang lula, wala na itong pakialam pa. Sa musmus na pag-iisip ng bata, hindi ito makapaniwala na sinaktan ng kanyang Tito Judas ang kanyang Lola Maria. Sagot naman itong si Judas sa bata. Kukunin na kita, Nonoy. Wala kang mapapala sa matandang ito. Sa aking piling, mas mapalakas mo pa ang iyong tangan na mga kakayahan. Sa mga tagpong iyon, naabutan ito ng batang si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat din sa mga nangyayaring labanan. Kita niya ang kaawa-awang matanda na buong bangis na inatake ng isang aswang. Habang nakita din niya ang batang nakakalaban niya noong nakaraang araw at pilit na pinoprotektahan ang matanda, naantig ang murang puso ng batang si Butchok. Tulad niya, ayaw din niyang makita na masasaktan ang kanyang lula kandida, pati na ang kanyang lula Pasya at lulo Paskual. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman ngayon. Naaawa siya sa dalawa, doon sa matanda at doon sa batang kanyang nakakalaban.
Kita niya ang kaawa-awang matanda na buong bangis na inatake ng isang aswang. Habang nakita din niya ang batang nakakalaban niya noong nakaraang gabi at pilit na pinoprotektahan ang matanda. Naantig ang murang puso ng batang si Butchok tulad niya. Ayaw din niyang makita na masasaktan ang kanyang lula Candida, pati na ang kanyang lula Pasya at lulo Pascual. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman ngayon. Naawa siya sa dalawa, doon sa matanda at doon sa batang kanyang nakakalaban. Wika nitong si Judas doon sa batang si Nunoy. Sumama ka na sa amin ngayon, Nunoy. Alis na tayo sa lugar na ito at iwanan natin ang lula mo. Hindi ba gusto mo pang mas lumakas? Walang magagawa ang lula mo sa mga bagay na iyan. Di ba pangako ko ito sa iyo? Tuturuan kita kung paano mas lumakas pa. Gagawin natin ang lahat. Sasakupin natin ang buong islang ito. Ngunit walang pagbabago sa galit na mga titig nitong si Nunoy doon kay Judas. May mga dumadaloy na din na luha sa mga mata ng bata. Awang-awa ang batang si Nunoy sa nangyayari sa kanyang lula. Mabilis na muling umigpaw ang batang si Nunoy at inatake ang kanyang tiyuhin. Tinamaan sa may balikat itong si Judas at hindi niya inaasahan na kaya siyang tamaan ng isang paslit. Napakabilis din ng bata na parang mayroong nakuhang lakas dahil sa nakikitang kalagayan ng kanyang lula Maria. Wika nitong si Judas. Taktikang bata ka. Alo, kailangan na natin na makaalis. Sunugin na ninyo ang bahay ng matandang ito. At pagkatapos, mabilis na umatake na itong si Judas kay Nunoy habang nag-usal na ito ng mga orasyon. Mabilis naman ang galaw nitong si Nunoy na sinalubong ang papataking tiyuhin. Umaangil na sa galit itong si Nunoy. At pagkatapos, nang makalapit na itong si Judas, biglang nagbanggit ito ng tatlong banyagang salita sabay ng pag-ihip nito sa mukha ng batang aswang. Parang bunga ng punong mangga na bumagsak sa lupa ang bata at agad na nawalan ito ng lakas. Muling wika nitong si Judas. Hindi mo pa ako kaya, Nunoy. Malayo pa sa kalingkingan ko ang mga kakayahan mo. Kailangan kitang dalhin at maialay kita sa aming Panginoon. At nang mapakinabangan na din kita, galit na galit ako sa ama mo. Gusto ko siyang makitang sobrang nasasaktan. Narinig ang lahat na iyon nitong si Butchok. Wala nang inaksayang sandali itong si Butchok. Tutulungan ang mga nangangailangan. Iyon ang kanyang hangarin. Kahit na aswang pa ito. Hindi rin maintindihan nitong si Butchok kung bakit gustong gusto niyang tulungan ang mga ito. Hindi siya makakapayag na may masasaktan habang nakikita niya ito. Agad na iniunat ng bata ang dalang tirador at pinuntirya ang aswang na si Judas. Humahagibis agad ang bala ng tirador sa gitna ng kadiliman. At bago pa ito tuluyang tumama kay Judas, naramdaman ito ng aswang at agad itong napayuko at nakailag. Nabitiwan din ito ang bitbit na sanang si Nunoy. Mabilis nang tumakbo itong si Butchok at wala itong pakialam kung mabagsik man ang mga aswang na nasa paligid. Ang kagustuhan ng bata na mailigtas ang dalawa ang nagbigay kay Butchok ng lakas at determinasyon. Mabilis naman na pumihit agad itong si Judas at gulat na gulat sa mga pangyayari. Katanungan agad sa kanyang isipan kung sino ang may kagagawan sa pag-atake sa kanya. Pati ang apat nitong mga kasamahan ng mga aswang na alarma ang mga ito at batid nilang mayroon pang kalaban ang nasa paligid
at hindi ito mahina. Malakas ang kanilang naramdaman ngayon na pwersa. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, napatitig ang mga ito doon sa isang nilalang na mabilis na tumatakbo at papunta sa kanilang kinaroroonan. Hindi makapaniwala ang mga ito na isang bata na kasing laki lamang nitong si Nonoy ang mabilis na tumatakbo at nakaumang na ang dala nitong tirador. Ngunit nang bitiwan na ni Butchok ang bala ng kanyang tirador, biglang lumalagabog ang isang aswang at agad itong natumba habang namimilipit sa sobrang sakit sa lupa. Kaya ngayon, batid na ng mga ito na galing sa batang ito ang pwersang nararamdaman nila na sobrang lakas. Sino at saan galing ang batang ito na bigla na lamang na sumulpot sa kadiliman? Ang katanungan sa kanilang isipan, wika nitong si Judas. Sa tingin ko, malakas ang batang ito. Mag-iingat kayo. Aldo, pasanin mo agad si Nonoy. Kailangan na natin na makaalis agad sa lugar na ito. Pabayaan na lamang natin ang matandang iyan. Mabilis naman at tumalima ang mga kasamahan nitong si Judas. Habang itong si Judas, gigil na gigil itong hulihin ang batang si Butchok. Ngunit sa kanya na naman, nakapuntirya ang hawak nitong tirador. Kamunti ka na naman siyang tamaan sa kanyang ulo. Mabuti at nagawa pa rin niyang makailag sa mga pagkakataon na iyon. Napamura na itong si Judas at pagkatapos, ubod ng bilis na sinalubong ng mga pag-atake ang batang si Butchok. Agad na nagpakawala ito ng mga pagkalmot at mga pagsipa. Kaya napatigil sa pagtakbo ang bata at agad na tumalon patras para makailag sa mga pag-atake nitong si Judas. Habang tinirador na naman niya ang aswang. Nadaplisan sa may bandang ulo itong si Judas sa bala ng tirador nitong si Butchok. Agad na naramdaman ng aswang ang pamamanhid sa bandang tinamaan ng kanyang ulo at ang kakaibang pagkirot. Daplis lamang ang tamang iyon. Ngunit ganun na agad ang epekto nito sa kanyang katawan. Kaya natitiyak nitong si Judas na hindi ordinaryong armas ang gamit ngayon ng bata. Kaya kailangan niyang mag-ingat na huwag tamaan. Napatras na din itong si Judas at napatalon doon sa gilid ng mga sagingan. Mabilis naman na kumilos ang iba pang mga aswang at tutulungan sana nila ang kanilang pinuno. Ngunit sumigaw na itong si Judas na umalis na ang mga ito at bitbitin ang batang si Nonoy. Itong si Nonoy, kitang-kita niya ang buong pangyayari. Hindi makapaniwala ang batang aswang na tinulungan sila ng isa pang bata. At naalala niya ang pagmumukha ng batang ito. Ang batang tumulong sa kanila ngayon ay ang batang nakakalaban niya doon sa may sapa at kamuntikan na kumitil sa kanyang buhay. Wala siyang ideya kung bakit nandirito ang batang ito sa kanilang lugar at sa kasagsagan pa ng gabi at bakit sila tinulungan nito ngayon. Gising ang diwa nitong si Nonoy, ngunit hindi pa niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Nandidilim na din ang kanyang paningin. Nang subukan ng bitbitin na itong si Nonoy ng mga aswang, humahagibis na naman ang mga bala ng tirador at tinamaan ang isa sa mga aswang doon sa may bandang ulo. Agad itong napaigik at natumba sa lupa habang nangingisay ng ilang mga segundo. At kalaunan, agaran na itong binawian ng buhay. Natataranta ang mga gabunan at napapatras ang mga ito. Pati ang kanang kamay ni Judas, itong si Aldo, napamura na ito at napatago doon sa likod ng posti ng bahay nila ni Manang Maria. Gigil na gigil ito sa batang si Butchok. Bukod kasi sa malakas ang armas nitong tirador na walang sinasanto kahit na mga gabunan pa. Napakaasintado din ng bata na walang balak na magbintis sa mga birada. Mabilis nang muling umatake itong si Judas kay Butchok.
kailangan niyang makahanap ng paraan para mapatumba ang estranghirong bata. Walang magagawa ang kanyang mga tauhan dahil takot na ang mga ito na tamaan ng tirador. Muling pinagkakalmot ni Judas itong si Butchok at tulad sa kanyang ginawa kanina ni Nonoy, mabilis itong nag-uusal ng mga orasyon. Ngunit bago pa niya ito matapos, nakita niyang biglang umindak sa lupa itong si Butchok ng dalawang bisis. At pagkatapos, nabaliwala ang kanyang ginawang mga orasyon. Nawasak agad ito ni Butchok, hindi pa nga niya nagawang maibato ito sa bata. Pagkatapos, mabilis nang inatake itong si Judas ng bata. Sa mga pagkakataon na iyon, pinaghampas na itong si Judas gamit ang puluhan ng tirador. Nababali na ang mga puno ng saging at natutumba ang mga ito dahil sa matinding bakbakan na nangyayari doon sa may sagingan. Nagtaluna na din ang iba pang mga aswang para tumulong na din sa bakbakan. Ilang sandali lamang, nagawa nitong si Judas na matamaan ng kalmot sa dibdib ang batang si Butchok. Ngunit kasabay din doon, tinamaan rin ni Butchok sa may liig ng hampas ng tirador ang aswang na si Judas. Kaya kapwa tumilapon ang mga ito patras. Ngunit kahit na tinamaan ang batang si Butchok at tumilapon ito doon sa mga sagingan, nagawa pa rin ng bata na magamit ang tirador at maasinta itong si Judas na tinamaan naman sa kanyang isang paa. Napasigaw lalo sa sakit ang aswang at naglupasay na ito sa lupa. Habang ang isa pa sa mga aswang nagawa na matamaan pa ito ng bata sa may bandang dibdib, kaya bumagsak na ang mga ito doon sa may sagingan. May mga dumaloy na din na dugo galing sa natamong sugat nitong si Butchok sa kanyang dibdib. Nakakaramdam ng pagkirot itong si Butchok at sa tingin niya mukhang malalalim ngayon ang kanyang natamong sugat. Ngunit sa tingin din niya, nasaktan din niya ng sobra ang aswang na iyon o maaaring napatay na niya ito. Isa sa mga iniisip ngayon ni Butchok na baka mayroon pang dumating na mga aswang. Kaya ang ginawa ng batang si Butchok sa nalalabing niyang lakas, mabilis itong tumakbo palabas ng sagingan at papunta na ito doon sa kinaroroonan nila ni Nonoy at Manang Maria. Pagkatapos, walang anumang kinarga at binitbit ang dalawa. Sa liit ng katawan ni Butchok, hindi ka pa ni paniwala na nakayanan itong bitbitin ang dalawa na sina Nonoy at Manang Maria. At sa isang iglap, bigla itong tumakbo palayo doon sa lugar na sa loob lamang ng ilang mga segundo, naglaho na ito na parang bula doon sa paligid ng bahay nila ni Manang Maria. Agad naman na tinulungan nila ni Aldo itong si Judas na sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan na itong nangingisay. Wika nitong si Aldo. Bilis, dalhin na natin agad si Pinunong Judas doon sa ating kuta. Dalhin din ninyo ang mga kasamahan natin na napaslang. At mabilis na din na umalis ang mga ito at lumayo doon sa lugar. Sa kabilang banda naman, dumaan muna ang batang si Butchok doon sa malaking batuhan na nasa gilid ng maisa nila ni Tatay Amado. Umuha ng ilang mga putol na kahoy ang bata at doon ipinatong ang dalawang katawan. Hindi kasi pwedeng dalhin niya ang dalawa doon sa bahay nila ni Tatay Amado. Maghihinala ang mga ito dahil unang-una ang pagkakaalam ng mga ito na natutulog na itong si Butchok. At pangalawa, kalaban ang turing ng pamilya nila ni Tatay Amado kay Manang Maria. Kaya ang ginawa ni Butchok, pansamantalang iniwan muna ang dalawa doon sa likod ng malaking bato. Sa mga pagkakataon din na iyon, tuluyan nang nawalan ng malay ang batang aswang. Mabilis na umakyat padaan doon sa bintana ang batang si Butchok. Pagkapasok niya doon sa kwarto, tulog na ang kanyang ina. Habang katabi ang huwad na katawan ng pagkatao niya. Dahan-dahan naman na lumabas ang bata ng kwarto at nagpunta ito doon sa may sala
kung saan doon natutulog sina Tatay Kadoy. Maingat na ginising ito ng bata. Naalimpungatan itong si Tatay Kadoy sa pagkabigla. Wika nito agad. Aba, Dudong Butchok, ano ba ang ginagawa mo dito sa sala? At bakit mo ako ginising kasarapan ng aking tulog? Ngunit biglang suminyas itong si Butchok na ang ibig sabihin huwag lakasan ang busis ng matanda. At wikang pabulong nitong si Butchok doon sa matanda. Tatay Kadoy, mayroon akong sasabihin sa iyo na mahalagang bagay. Sumunod po kayo sa akin. At naglalakad agad itong si Butchok papunta doon sa may kusina. Nahiwagaan itong si Tatay Kadoy. At sa tingin ng matanda, mukhang napaka-importante nga ang mga sasabihin ng bata sa kanya. Tumayo at agad na sumunod itong si Tatay Kadoy kay Butchok doon sa may kusina. At pagdating doon, tanong ulit ng matanda. Dudong Butchok, ano ba talaga ang mga nangyayari? At ano ang gusto mong sabihin sa akin? Panimula naman ang bata kay Tatay Kadoy. Tatay Kadoy, marami ang mga nangyayari ngayong gabi. Ang totoo, lumabas po ako kanina at pinuntahan ko ang kinaroonan ng batang nakakalaban ko kagabi. Gumagawa ako ng isang malakas na linlang at hindi ako ang katabi ni Nanay Rosa. Isa lamang itong huwad na puno ng saging na ginaya ang aking hitsura. Napatitig itong si Tatay Kadoy kay Butchok. Hindi niya inaasahan na ginawa na pala iyon ng bata na hindi nila alam. Mas nagulat pa itong si Tatay Kadoy sa mga ibinunyag pa ni Butchok. Lahat-lahat na mga nangyayari doon sa bahay nila ni Manang Maria ay sinabi ng bata sa matanda. Matapos na sabihin iyon ni Butchok, ilang segundong napatulala ang matandang si Tatay Kadoy. Mukhang panaginip lamang kasi ang mga sinasabi ng bata. Wala silang kaalam-alam na nakipagbakbaka na pala itong si Butchok at napagtanto na lamang nitong si Tatay Kadoy na totoo nga ang mga pinagsasabi ng bata nang makita na duguan ang damit nitong si Butchok at makita ang sugat nito sa may dibdib. Ngunit ipinaliwanag na ni Butchok na nagamot na niya ang kanyang natamong sugat. Ilang sandali pa, nagpasya na itong si Tatay Kadoy. Mukhang may mali kasi sa mga nangyayari. Base kasi sa mga sinasabi ng batang si Butchok, mukhang biktima din ang manlalason na pinagbintangan nila ni Tatay Amado na may gawa sa barang kay Tuto. Pagkalipas ng ilang mga minuto, kinatok nitong si Tatay Kadoy ang kwarto nila ni Nanay Kunsing at Tatay Amado. Nang makalabas ang matandang lalaki, agad na dinala niya ito doon sa may kusina. Lumipas din ang ilang mga minutong paliwanagan bago nakuha ni Tatay Amado ang lahat-lahat. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Nagdadalawang isip pa ito ngayon kung tutulungan ba ang kaaway na pinsan na kamuntikan ng pumatay sa kanyang apo. Ngunit sinabi nga ni Butchok na maaring napilitan lamang itong gawin ng matanda dahil na rin sa utos ng isang aswang. Makalipas pa ang ilang mga sandali, sabay-sabay nang lumabas ng bahay sina Butchok, Tatay Kadoy at itong si Tatay Amado. Mabilis nilang pinuntahan ang itinurong batuhan kung saan iniwan ni Butchok sina Manang Maria at Nonoy. Pagdating doon, nang makita ni Tatay Amado ang mga ito, hindi maintindihan ng matanda ang kanyang dapat na maramdaman. Nanduroon pa rin kasi ang galit, kundi nga lamang dahil kay Butchok, hinding-hindi niya tutulungan ang mga ito. Dinala na nila ng tuluyan ang mga ito doon sa kubo nila ni Tatay Amado na sa gilid ng maisan. Ginamot na din ni Butchok at Tatay Kadoy ang mga pinsala ng dalawa. Ngunit tanging si Butchok ang gumamot sa mga sugat na natamo ni Manang Maria. Hindi kaya iyon ni Tatay Kadoy dahil masyadong malalim ang mga sugat ng matanda. Nagpasya na rin sina Butchok at Tatay Kadoy na doon na magpalipas ng gabi para mabantayan ang dalawa. Habang itong si Tatay Amado
bumalik na ito doon sa kanilang bahay. Wika kasi ng matanda, baka hindi siya makapagpigil at mapatay niya ng tuluyan ang matandang si Manang Maria. Kinabukasan, nagtataka itong si Rosa nang wala na sa kanyang tabi ang kanyang anak. Nawala na din kasi at naglaho na ang bisa sa ginawang orasyon na linlang ng gabay ng batang si Butchok. Kaya lumabas na din agad ng tuluyan itong si Rosa ng kanyang kwarto at hinahanap ang kanyang anak. At itong si Tatay Amado na ang nagpapaliwanag doon sa ginang. Paliwanag ni Tatay Amado na maagang nagising sina Tatay Kadoy at Butchok dahil mayroong mahalagang mga ginagawa ang mga ito doon sa gilid ng maisan. Walang kaalam-alam sina Rosa, pati na rin ang asawa at anak ni Tatay Amado na nandoroon sa kubo ang maglula na sina Manang Maria at Nonoy, ang dalawang itinuring na kalaban ng pamilya nila ni Tatay Amado. Sa isip ngayon ni Tatay Amado, kung totoong mayroong nakakalaban ng mga aswang itong si Manang Maria, maaaring totoo nga ang sinasabi ni Butchok at maaring anumang oras pupuntahan na din sila ng mga aswang kapag napag-alaman ng mga ito na nandirito ang matandang manlalason at barangan sa kanilang lugar. Ngunit ganon na ganon pa rin ang maaaring kalalabasan ng lahat. Kailangan pa nga silang magpapasalamat dahil tinulungan sila ng bata. May mga malalakas na din na mga panguntra ang mga ito sa mga aswang. Kaya sa isip nitong si Tatay Amado, kailangan niyang magtiwala sa batang si Butchok at kay Tatay Kadoy.